excited po ba kayo ngayong araw na ito? Ako super excited. Kasi bakit? Actually, yesterday, na-announce yung ating promo. Wow, grabe. Talagang iba na yung tumatakbo sa isip ko rin, ano? At lalo-lalo na po doon sa aking mga partners dito. Ay, talagang grabe. Talagang masasabi mo na talagang lahat gigil. So, ang ginawa ko kahapon, talagang nagbabad sa telepono, okay? Habang nakipag-usap, na humingi ng mga advices, and also, yung mga consumers na mga sinisarbisyan po natin, kinalampag ko po sila. And good to know na talagang grabe, very positive ang nangyari kahapon, kaya nga, alam niyo na, syempre, maraming pay-ins, okay? Napakaganda, no? Napakaganda ng pagkakataon na ito na samantalahin natin. At ito po ay talagang lubos-lubos po ako nagpapasalamat sa ating mahal na presidente and CEO na sa ganitong klase ng pagpapala, pwede po nating i-take ito na additional na pang-inom or po pwedeng additional na puhunan. Ay, grabe, talagang endless talaga ang celebration at pasasalamat ng mahal nating company sa bawat isa sa atin. At bilang isang dealer, all we need to do is just to respond, okay, positive. Okay, tanggalin na po natin yung mga negative na mga, alam niyo yun, ganito, ganito, ganyan. Tanggalin na po natin yun. Kill the negative. Okay? And also, para sa mga first-timer na nandiyan ngayon, ay, grabe, talagang super, super, super duper din dahil if you will choose, okay, pipili yung executive entrepreneur, eto po siya. Okay? Sa competition at competition pa lang, alam niyo po ba na yung plus one natin, para pumapatak siya ng okay, automatic. Pag nag-executive entrepreneur ka, automatic yan, meron kang chechekihin agad, which is 9,900. Okay? Plus, kung i-releasing natin itong pitong to, automatic may babalik agad sa atin na 19,404. Magkano na yun? Plus, one bag and a half. Imagine niyo po kung gaano kalaki ang ibibigay ng ating company sa atin. Okay? And also, para sa mga first-timer po, no? First-timer, napaka-importante na talagang tumutok po kayo. And also, sa mga dealer na nag-aaral po ngayon, yung mga baguhan lang po dyan, importante po na tutukan nyo po ang bawat isa. Ang sasabihin ko, dahil napakahalaga po na maintindihan mo ng mga natin kung bakit ba talaga, ano ba talagang tunay na dahilan kung bakit nanghihina ang ating katawan at ito ay unti-unting nasisira at nauutos sa pagkakasakit. At yan po yung pag-uusapan po natin. Okay? So, napakahalaga ng product presentation dahil ito po yung masasabi natin yung pinaka-frontline, ano? Frontline, which is walang bibili ng produkto. Excuse me. Wala pong bibili ng produkto kung hindi niya maintindihan kung ano ang produkto. Okay? So, ipaliwanag mo ang produkto at hindi niya rin maintindihan, sorry to say, hindi rin bibili yan. So, ang ganda ng pagkakataon, dahil binigyan din po tayo ng pagkakataon ng ating mahal na company na ano, dadalhin mo lang sila dito para automatic yan ay makapag, dito na sila manonood at kami magpapaliwanag on your behalf. Okay? And what else? Okay, so sa mga first-timer na hindi pa po ako nakikilala, magpapakilala lang po ako, no? I'm Warren Torres, dati pong OFW na isang tatay na talagang naghahanap ng talagang kasagutan para sa pinapangarap ko, para sa mga anak ko. At sa haba ng aking paghahanap, alam niyo po ba na nandito lang pala sa sa Pilipinas ang hinahanap kong opportunity, which is yan inakita ko sa Health of International Corporation. Okay? At nagawaran po ang inyong lingkod po kasama ang aking mahal na inaanak na si Mr. Vince Middel na bilang isang outstanding speaker last year and one core leader din po and official company speaker plus isa po sa mga advisor po ng Power Group. Okay? So, let's talk about our company. Ang pangalan po ng company po natin ay HealthWell. Okay, HealthWell International Corporation. One word lang po siya, HealthWell. Hindi po siya health and wealth or health is wealth, no? Bali, ang pangalan po ng company po natin, one word, HealthWell. Okay? HealthWell International Corporation, nag-start po siya March 18, 2006 at dinuo po ito ng group of businessmen and professionals who aim to provide us good nutrition at the same time develop a livelihood for its customer and consumer. So kung pag-aaralan niyo po mabuti, ang ating tutukan niyo po mamaya yung magbibigay po sa atin, yung partner ko po si Diggs,
na talagang isa-isayin niya po at inimayin niya po yung tungkol po sa marketing plan kung paano po tayo makakalibre ng pag-inom. Ano po ba gusto niyo? Panandilian libre o habang buhay na libre? Kaya dapat tutukan niyo po yun mamaya. Okay? And formally open ang ating company March 30 of 2006. At, ayan. Imagine, celebrate lang po natin, no? Kaya sobrang excited po ako. Alam niyo po yun, nauna yung dila ko kaysa sa utak ko sa sobrang bilis, ano? And grabe, talagang overwhelm ang bawat isa sa mga announcements, sa pamimigay na kotse by next year. And also, grabe yung mga product lines po natin. Dati kami namong problema pag nagpapadala kami ng abroad ngayon dahil doon sa green boarding shops po natin na nakasashina po ay napaka malaking tulong po yun sa ating mga dealer pag nagpapadala po tayo ng sa abroad. Okay? So ito pong company po natin ay pinamumunuan po ng ating mahal na presidente and CEO, walang iba kundi si Madam Maria Victoria Taktakan Spiritu. Now which is, ito po yung lagi ko sinasabi na talagang ang Health Walk International Corporation ang nagbukas ng isip at puso ko na para maintindihan ko lalo kung ano yung kahalagahan ng ating kalusugan. Okay? At ang pinakamaganda po nito, yung pangarap ko nga po, nung pinag-aralan po ng mas malalim at talagang nag-explore po kami, talagang nakita mo, talagang kitang-kita mo ang pag-abot mo sa pangarap mo. At yan po ay nagkatotoo at talagang ako'y lubos na nagpapasalamat sa company natin, sa Health Walk National Corporation na talagang hindi man lahat pa, meron pa po kasi yung mga ibang mga pangarap, ano? Pero yung mga basic, kagaya ng yung dalawa kong anak na pag-graduate ko po ng college, yung panganay ko ay isa na pong registered nurse at yung bunsoy ko naman ay Mass Comm Communication graduate naman po sa LaSalle. At hindi ko magagawa po lahat dyan kung hindi sa tulong po ng Health Walk International Corporation. So, ano po yung tinutukoy ko kanina na tungkol sa kalusugan natin? Ano? Ito po ang nagbukas talaga sa akin, ano? itong slide na to. Okay? According po kay Thomas Pais MD, all diseases are caused by chemical. All chemicals are body needed except for oxygen and water can be taken through food. If we only know enough, all diseases could be treated and prevented through proper nutrition. Tama po kayo. So, ibig sabihin, makikita po natin mabuti, no? Ito po siya. Tagalogin po natin para mas magaling maliwanag po sa ating lahat. All diseases, lahat daw ng klase ng sakit ay dahil sa chemical. Okay, kung dahil sa chemical yan, dapat maintindihan at maunawaan po natin kung ano ba at saan ba nagagaling ang chemical na yan. Yan ba po pwede natin iwasan? Okay? So, sa susunod na slide, maintindihan at makikita nyo po yan. Okay? Kaya patuloy lang po tutok at talagang mag-aaral po tayo ng mas malalim. At sinabi naman po dito ni Thomas Pais MD, no? If we only know enough, kung alam lang daw natin, no? Ito na yung sagot eh. Walang taong gusto magkaroon ng sakit, walang taong gusto mamatay na maaga. Pero ang problema ng tao, hindi niya talaga tunay na alam kung bakit siya nagkakasakit. Okay? Kahit na sino, tanungin niyo po dyan, ano? Tanungin niyo yung may sakit. Bakit ka nagkasakit ng high blood? Bakit ka nagkaroon ng sakit sa puso? Bakit ka nagkaroon ng sakit sa myoma? Or something gato, etc. Maraming klase ng sakit. Pero ang problema, pag tinanong mo yung tao, hindi niya alam kung bakit. At eto ang kasagutan po dyan. Okay? So, according kay Thomas Pais MD, lahat daw ng klase ng sakit ay po pwedeng maayos, ano? At kung wala ka naman sakit, hindi ka magkakasakit. Pero ano yung sinasabi ni Thomas Pais MD? Yan ay kung maibibigay mo sa katawan mo ang kompletong sustansya ang kailangan niya. Okay? So, laliman pa natin ang usapan. So, bakit na talaga nagkakaroon ng sakit ang isang tao? Tatlong kakampi ng tao noon na ngayon ay kalaban na. Pero kahit nakalaban siya, you don't have a choice kundi gawin siya. Okay? At ang number one dyan ay walang iba kundi ang pagkain. Pagkain na importante sa araw-araw. Pag hindi ka kumain, manghihina ka. Pag nanghihina ka ngayon at hindi ka pa rin kakain, tuluyang ka manghihina. Okay? So kapag humina ngayon, so paano ka makapagtrabaho ng maayos? So yun yung effect sa katawan natin kapag hindi tayo kumakain. Ngayon, alam po ba natin kung anong reason kung bakit natin kailangan kumain? Kailangan natin kumain dahil kailangan ng katawan natin ang ano? Ang sustansya. Okay? So, sustansya. Maliwanag, naiintindihan po ba natin kung ano yung mga sustansya ang kailangan ng katawan natin? Magme-mention po ako ng mga pangilan-ilan, pero hindi ko na po masyadong i-discuss po ito, pero makikita po natin sa pagkain na kinain niyo po kanina, no doubt na nabusog tayo. Right? Kung nabusog tayo,
ang tanong, yung katawan ba natin is nabusog? Okay, the reason why na kailangan natin kumain, hindi dahil sa nagugutom lang tayo, or intindihin natin, bakit ka ba nagugutom? Bakit nagugutom ang pakiramdam mo? Dahil ang sistema mo ay nagugutom. So kaya lang ang problema, hindi maliwanag sa bawat isa sa atin kung ano ba talaga ang kailangan ng katawan mo. Ano ba talaga ang kailangan mong kainin? So ano, saan tayo nagbabase? Nagbabase tayo sa mabango. Ang ganda at medyo maganda ang presentation ng pagkain, kaya nakakaakit siyang kainin. Pero tanong sana siguro ganito gawin natin. Tanungin mo yung sarili mo, yung pagkain bang kakainin mo ay kumpleto sa sustansya? For example, lahat po kayo ngayon, ano, dealer o non-dealer, first-timer man, isa lang po para maintindihan niyo po yung sinasabi ko. Walang tao, walang sino man sa inyo ang gusto magkaroon ng sakit. Tama po ba? Okay? Walang sino man sa inyo ang gustong mawala ng maaga. Pero ano ang problema? Ang problema, araw-araw nangyayari ito eh. Okay? Araw-araw kumakain tayo. Araw-araw nabubusog naman tayo. Sa kada kain natin, nabubusog tayo. But the problem there is hindi tayo aware kung anong kinakain natin. Ano ba yung kailangan ng katawan natin para ang katawan natin ay manatiling malakas at talagang lumalaban. Lalo-lalo na ngayon, nagpa-pandemya. So kailangan laging malakas ang ating immune system. Tama po. So kaya nung anniversary, nung September 12, ay grabe, talagang shock. At talagang, sabi ko, eto na yung kailangan talaga natin. Even though na ang green barley po natin ay talagang nakakasupport, no? Pero paano kung ibubus pa siya ng power C natin? Okay, yung vitamin C. Ay, grabe. Okay, masyadong excited na talagang masubukan po yan. Pero isa sa mga kailangan nating anuhan ay yung mga darating pang mga surprises po, no? Na galing po sa ating company. And also, let's go back. Medyo na off track ako. So, nutrients. Maliwanag na kumain tayo kanina. Nabusog tayo kanina. Pero nabusog po ba yung mata? Okay, ano bang kailangan ng mata again? Vitamin A. So, meron bang kalabasa sa kinain niyo po kanina? Kung wala, simple lang. Nabusog ka, pero ang mata mo gutom. Ganun lang siya kasimple analyze. Okay? Ang dugo natin, matindi ang trabaho niya. Kasi siya yung, the red blood cells itself, siya mismo yung nagde-deliver ng oxygen and nutrients all through our body. So, kung hindi, kung imagine mo na lang, picture this out. Kung ikaw mismo gutom, at super gutom na gutom ka, ang tanong, makakapagtrabaho ka? O ngayon, paano yung dugo natin? Kung meron bang talbos ng kamote sa kinain nyo po kanina? Kasi bakit? Ang talbos ng kamote, mataas ang iron. So, kung simple lang, So, kung hindi ka kumain ng talbos ng kamote, so walang iron na pumasok sa loob ng katawan mo, so paano yung dugo mo? Paano yung red blood cells mo? Okay? So, paano siya? Paano siya magtatrabaho? Paano siya magsusupply ng oxygen and nutrients all through sa buong katawan po natin. Okay? So, kung magkagayon, imagine this. Anong ginagawa natin sa ating sistema? So, anong mangyayari doon sa dugo? So, unti-unting nangihina siya. So, hindi siya makapag-deliver ngayon ng oxygen and water and what will happen next. Diba? So, yeah. So, again, nabusog ka sa kinain mo kanina pero gutom ang sistema mo. Ano pa? Calcium. Walang taong gusto magkaroon ng arthritis, walang taong gusto magkaroon ng problema sa buto. Pero ang problema, meron ka pang gatas or dilis na kinain kanina pa. Dahil ang dilis ay mataas sa calcium, lalo-lalo ng ulo, and also yung gatas. Okay? So meron mga tao ngayon, dahil mataas ang acidity level, so hindi na sila uminom ng gatas. Dahil bakit? Dahil acidic ang gatas. Okay? So, all in all, kung titignan natin at pag-aaralan natin, tatlo pa lang yan, na hindi natin nagagawa. So, ano mangyayari sa sistema mo? So, paano yung liver, paano yung kidney, paano yung heart, paano yung lungs, yung spleen mo, etc. Okay? Dahil lahat ng mga part ng katawan po natin ay nangangailangan ng pagkain. Nasusundan po? Okay. So, ano yung pangalawa? Ang pangalawa is tubig. So, kailangan natin uminom para hydrated tayo. Pero ano nangyayari ngayon? Okay? So, imbis sa tubig ang iniinom natin, anong iniinom natin? Soft drinks, synthetic juices, iced tea, kape, okay? Now, which is, imagine niyo na lang po yun. Pag pumasok sa loob ng katawan natin ang lahat ng acidic drinks na yun, so, dalawa ang po pwedeng ibigay niya sa katawan natin. Number one is, actually, tatlo, no? Acid,
sugar, and chemical. Okay? So, sa acid muna tayo, no? Pag pumasok sa loob ng katawan natin ang acid na yan, automatic, we need to drink 24 to 30 glasses of water para ma-neutralize mo ang acidity level ng system mo. But the problem there is, ano? Eh, dun nga sa 8 hanggang 10, hirap na hirap po tayo. Eh, yung 24 to 30 glasses pa. So, okay. Negative ulit tayo dun. So, imagine this. Sugar. Okay, sorry. Pag tumaas at tumaas, so, hindi mo ni-neutralize ngayon yung acidity level. So, tataas ang acid level mo. Pag tumaas at tumaas ang acid level mo, sige lang, mas mabilis dumami ang bacteria. Pag mabilis dumami ang bacteria, mas mabilis din pong magkaroon tayo ng iba't ibang uri ng sakit. Okay? Then, second is sugar. Sugar, pag pumasok sa loob ng katawan mo, automatic yan, pag na-detect ng system mo yan, ang pancreas mo magpo-produce siya ng insulin. And, ano, naibibigay mo ba sa pancreas mo ang sustansya na kailangan niya? Or ang pagkain na kailangan niya? Ngayon, kung ang sagot mo na naman ay hindi, so paano magpo-produce ng insulin, tamang insulin supply, ang iyong pancreas. Okay? So, kapag ganun yung nangyari ngayon, so, your pancreas, hindi siyang magbubuga ngayon or magbibigay ng insulin. Tamang supply. So, mataas ang sugar content. So, hindi ma-absorb ng katawan. Pag hindi na-absorb ng katawan, so what will happen? Hahalo yun sa dugo. Pag umalo sa dugo, tataas ang blood sugar natin. So, pag nag-hyperglycemia po tayo, sobrang taas ng ating blood sugar, so, pwede tayong mag-collapse, pagbagsak natin. So, syempre, initial, makikita ka ng anak mo or ng o sino man, isusugod ka sa ospital. Pag sugod ka sa ospital, automatic thorough check-up yun from head to foot ng doktor mo. At doon makikita ngayon ng doktor mo na mataas pala ang blood sugar mo. Pag mataas ang blood sugar, automatic yun, simple lang. Dahil sa dalawa, bibigyan ka niya ng maintenance para sa blood sugar mo, right? Then, eto ngayon yun. Kung gano'n na nangyayari ngayon, siyempre, dumaan ka sa laboratory, dumaan ka sa mga maraming test. So, doon ngayon magsusulputan ngayon ang iba't ibang uri pa ng problema ng katawan mo. Na po pwedeng mataas ang blood sugar mo, mataas ang blood pressure mo, mataas ang cholesterol level mo. So, anong point ko? Ang point ko, simple lang din. Iba't ibang maintenance ang po pwedeng ibigay sa atin ng mahal nating doktor. Now, which is, ang kidney mo naman ang siyang titirahin nun. Why? Kasi ang kidney natin ang naglilinis ng lahat ng mga dumi na nanggagaling sa dugo mo natin. And eventually, dahil sa hindi mo rin na ibibigay sa kidney mo kung ano yung kailangan niya, so ano mangyari? Mag-malfunction din siya. The moment mag-malfunction siya, diretso ka naman sa dialysis. So pag nag-dialysis ka, dahil hindi na nalilinis ng kidney mo, ang dugo mo, so what will happen? Tataas ang crea mo, magwawala yung potassium mo, etc. So, direkta ngayon ng dialysis center. Tama. So, pag nasa dialysis center ka ngayon, isasalang ka sa aparato at bubutasan ka dito, then lalabas yung dugo mo, yung maduming dugo, papasok sa machine, pagpasok sa machine, paglabas na, malinis na at ipapasok na naman sa'yo. Okay, take note of this. Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang tubig. Okay? Ang dialysis machine, kapag walang tubig, hindi niya kayang linisin ang dugo natin. Di ba? So, ano mangyayari ngayon? Ang mangyayari ngayon, stop! Sorry, dahil yan ang kahalagahan po ng tubig na importante sana na ibinibigay natin araw-araw para ma-hydrate ang system po natin. Pero hindi natin nagagawa. That is the reason why isa rin yon sa dahilan kung bakit nag-breakdown or nasira or nag-malfunction ang ating kidney. Then, pag nasira ng kidney, mag-interact na naman yan, papunta naman doon sa liver mo. So, sunod-sunod na, no? Complication. So, yung liver mo naman, so, imbis na mag-function siya ng maayos, ano mangyayari sa kanya? Ang mangyayari sa kanya is napaka-simple lang. Pag nag-malfunction siya, hindi na siya magbibigay ng tamang trabaho. Okay? Eh, tayo pa, mahilig tayong kumain ng karne. So, high protein ang kinakain mo, then ang mangyayari ngayon dyan, yung mismong liver mo, pag hindi siya nag-function na maayos, so imbis na amino acid ang i-produce niya, ang ipoproduce niya ngayon is uric acid. So uric acid, ano ang titirahin ng mga joints po natin? Imagine that. So what will happen? Paano mo na mai-enjoy ang sarili mo kung iika-ika ka, kung hindi ka makaakyat sa second floor mo lang? Okay? Or hindi ka na makapag-mauling?
So, yun yung mga bagay-bagay na ayaw nating mangyari. Pero ang problema ay hindi, dahil hindi natin alam kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating malaman para ito'y mabigyan natin na maayos na na pagtugon, ano nangyayari. So, again, okay, so sa yan ay tubig pa lang, ano? So, tubig. Then, hindi sa tubig ang binibigay po natin o ibibigay natin sa katawan natin, ano ang binibigay natin? Acid. So, kung titingnan niyo po't mabuti, pag-aaralan niyo pong mabuti, no? Sa pagkain kinain natin, wala nang sustansya. Sa tubig na dapat na inumin natin, eh, hindi nang tubig ang iniinom natin. So, ang ibinibigay pa natin ay acid. Pangatlong, kailangan ng katawan natin ay hangin. Bakit? Sa hangin kasi natin nakukuha yung oxygen. Pero ang tanong ngayon is this, bakit ba siya naging kalaban? Naging kalaban siya dahil in sand, sa la. Wala na po tayong, I don't know if you agree with me, no? So, wala na po tayong kinakain na walang chemical, wala na tayong iniinom na walang chemical, at wala na rin tayong nalalanghap na walang chemical. So, lahat ng chemical na yan, pag pumasok sa loob ng katawan natin, yan ay magsisilbing lason. Yan ang lalason, sisira sa loob ng sistema. Pero paano ba yun? Yan po ay well-known sa pangalang free radicals, no? So, ang free radicals, it can damage every single cell sa loob ng system natin. Hindi niya ina-attacking nutrients, hindi niya ina-attacking water, hindi na-attacking niya ay walang iba kundi oxygen supply sa loob ng system po natin. And just imagine that. Analyze lang po nating mabuti, no? Pag-aralan lang po nating mabuti, napakahalaga po nito. Ngayon, kung sa pagkain kinakain natin ay walang sustansya, anong pagkain ng katawan natin? Kung ang tubig na dapat na nating inumin, ay hindi natin na ibibigay dahil mas minugusto nating uminom ng mga acidic drinks. So, imbis na water ang pumasok sa loob ng katawan natin, acid ang pumapasok. Then, sa hangin naman, saan ka lulugar sa Metro Manila na walang chemical or walang pollution. And even sa loob ng bahay po natin, talagang talamak din ang chemical. Ano? At hindi lang po na napapansin yan. Kagaya ng ilaw natin, nagbubugayan ng carbon monoxide. And also yung mga cellphones natin, mga gadgets natin, microwave oven, mga TV, computers, etc. So, yan yung nagbibigay ng problema sa loob ng sistema natin na, which is maliwanag na hindi natin kayang iwasan. Okay, so, isa lang, no? Dahil hindi natin naibigay anong mangyayari sa sistema natin, mag-malfunction siya. The moment na mag-malfunction siya, yan ay dahil na damage yung cells po natin. Okay? So, the moment na ma-damage yung cells po natin, automatic yan, mag-prone na po tayo sa iba't ibang uri ng sakit. Kung ano yung unang manghihina sa loob ng system po natin o kung anong unang bibigay sa loob ng sistema po natin, yun po ang unang magiging sakit po natin. Okay? So, again, kailangan natin ng kompletong sustansya. Kailangan araw-araw na neutralize ang acidity level natin. Pangatlo, kailangan na detox ang sistema natin. And ang tanong ko nga po sa inyo ngayon, paano? Maibibigay niyo po? Magagawa niyo po ba na maibigay sa katawan po ninyo ang sustansya ang kailangan niya? O paano ngayon? Okay, ito po siya, no? Isingit ko na rin po ito. Para mas makita niyo po ng maliwanag na maliwanag. Mamayang hapunan, bago ka kumain, tignan mo muna ang pagkain kakainin po ninyo. Then, tignan nyo, siyasatin nyo mabuti, ano ba ang sustansya? Tanungin nyo sa sarili nyo, ano po ba yung sustansya na meron sa pagkain kakainin po ninyo? Bakit? Kasi kung anong kakainin po nating mga magulang, yan po ay papakain natin sa mga anak natin. Kung kayo ang tatanungin ko, gusto nyo po ba magkasakit ang anak po ninyo? Maliwanag ang sagot, hindi. Pero ang tanong na ibibigay po ba natin, nagagawa po ba natin ang tungkulin natin bilang isang magulang na maibigay sa mga anak natin kung anong kailangan nila? Okay. So again, importante na ibibigay natin araw-araw sa katawan natin ang kompletong sustansya. Pangalawa, kailangan na neutralize ang acidity level ng system natin para hindi tumaas ang acid level ng system po natin. Pangatlo, kailangan na detox tayo. So ngayon, diyan papasok ngayon ang ating mahal na company dahil, ay nako, grabe. Complete Nutrition and Detox Program ang ibibigay po ng ating produkto sa loob ng ating katawan. Okay? So, nahati po siya no, sa dalawa, health product and beauty product. So, yung isa-isayin po natin yan. So, health product po natin, hindi na natin, alam niya, hindi ko na i-detailed with regards dahil ang green barley tropical ay star of all season. Okay? Dahil yan ay
talagang magmula umpisa hanggang ngayon, ay nako, talagang grabe, 2 thumbs up dyan. Talagang pag may sakit, yan agad ang ibinibigay po namin. But if you're looking for a product naman for extra energy, I would suggest yung Chia Fruit Punch 14 naman na talagang dinevelop ngayon at talagang grabe, super sarap po yan. And mamaya i-discussin po natin yan. And also the Dragon Fruit na which is kung asthmatic ka or asthmatic yung asawa mo o yung anak mo o yung kapitbahay mo o yung mga kamag-anakan mo, Dragon Fruit is the best product for you. Okay? So isa-isayin po natin yan. Green Barley, okay, tropical fruits. So, na-mention ang barley po natin, ano, sa Bible, 37 times. Just imagine that. At sa Book of Muslim, I heard pa rin something around 4,000 plus, or even 5,000, na na-mention ang barley. Okay? So, ang kagandahan po dito, noong unang panahon ko, ginagamit na po bilang isang pagkain at panggamot-gamot na rin po ang ating barley, no? At napaka-proven and tested po yan for a long period of time. Okay? Na ginagamit po yan. And also, recognized po tayo ng science as the most nutritious of all plant food. So, ang gandang pakinggan nito sa Tagalog, no? Pinaka, okay? Wala nang tataas sa pinaka, no? So, pinaka masustansyang paghalamang pagkain. That is the reason why na ang green barley po natin ay nabansagan na total food. Kasi wala na nga natin pa, kompleto, masarap, talagang subok na for 14 years at talagang pinagkakatiwalaan na po ng mahabang panahon. Okay? So, ako isi-simplify ko lang po, ano, eto lang po siya. Pag uminom ka ng green barley araw-araw, parang siyang bomba atomika na sumasabog sa loob ng katawan natin na may kanya-kanya silang trabaho. Okay? So, kagaya niyan, vitamin A, okay, hindi ka man nakakain ng kalabasa dahil kung minum ka ng green barley, boom, sabog, vitamin A, diretso sa mata mo. And then vitamin C para sa immune system po natin, B-complex, so para sa nerves natin, para sa brain natin, no, some part na sa internal organs po natin, yan ay talagang pinakikinabangan ng katawan po natin. Folic acid, so para sa mga nagbubuntis na, alam niyo, sa brain development ng baby, ay nako, napakaganda po ng ating green barley. And also sa mga may problema sa ayaw, hindi na po pwedeng uminom ng gatas kasi acidic na sila, so napakaganda po ng product po natin dahil may calcium din po siya, potassium para sa ating sa laman natin, sa muscles natin, especially sa puso po natin, iron sa dugo natin. So ibig sabihin, kumbaga sa ano, kung iinom tayo araw-araw, automatic na detox tayo, nasusupply natin ang kompletong sustansya ang kailangan ng katawan natin, and at the same time, may neutralize ang acidity level. Okay? Hindi lang po yan, ano, according at kay Thomas Spice MD, na kompletong sustansya, pero hindi lang po kompletong sustansya ang ibibigay po sa atin ng green barley. Ito pa po. So, green barley, powerful enzymes. Okay, ano ba yung enzymes? Ang enzymes, pare siya sa motor, ano? Sa motor or sa sasakyan, pag tinanggal yung spark plug, okay, hindi natatakbo. So, tayo, pag walang enzymes, automatic yan, disabled po tayo. Ganun lang po siya kasimple. And ang isa sa mga powerful enzymes na gusto ko i-share po sa inyo ay walang iba kundi yung P4D1. Ini-stimulate, nire-repair niya po yung DNA molecule po natin, ano? And also your reproductive cells po natin. Kaya nga, ang green barley po, okay, ang helpful green barley po ay talagang nabansagan na talagang hindi naman po pwede. Okay, anyway, pwede siyang hindi po ba pagka merong nagre-request ng anak, pumunta o bando, pumunta ng gatang, kung marami pinupuntahan. Pero alam niyo po, isang patotoo po dito ay ang aking bunsong kapatid na talagang piniinom po silang mag-asawa, isang bote, yung bayaw ko at saka yung bunso kong kapatid ay isang bote rin. After 3 months, nako grabe, by God's grace, ayun, buntes. And also, we have also bagong testimony, no? Kaya lang nga, hindi ko pa sila pwedeng pangalanan dahil hingi pa ako ng permiso. Isa pong pastor din na talagang pinagpala ng Panginoon dahil medyo matagal-tagal na rin po sila hindi nagkakaroon ng baby, pero by God's grace, ay grabe, buntis na po yung asawa niya at mga anak na po. Ay nako, purihin po natin ang Panginoon. And also, let's say for example na ang system natin ay medyo clogging na ng mga problema or yung mga disease cells po natin o may mga sakit na mga cells natin or something, pwede bang meron tayong weak and older cells po natin. Ang kagandahan po
dito ay inire-repair po yun. And of course, kapag nag-produce na ito, the moment na ma-repair siya, automatic po yan ay magpo-produce sila ng healthy cells. At isa sa mga powerful enzymes is yung superoxide dismutase, na which is nire-remove niya naman po yung mga toxic substances na ipinapasok natin, ano, na nakukuha natin sa kapaligiran natin, sa kinakain natin or iniinom natin. So grabe, grabe ang green barley talaga. So it really worth na dun sa perang ilalabas mo. Okay? So yan po yung unang health product po natin. At ang pangalawang health product po natin, yun nga, kung if you're looking for a product na extra endurance, extra energy, so fruit punch, new and improved, no? Pinasarap siya, pinalakas siya, no? At ito ay talagang proven and tested din, bali sa akin. Actually, lahat naman po ng product talagang iniinom ko po siya. So, ang kagandahan po dito, ang fruit punch is meron po siyang chia seeds, okay? Chia, sa Mayan word, ang ibig sabihin po ay quote-unquote strength, lakas, no? Kaya nga, if you're looking for a product na talagang extra endurance, extra energy, fruit punch will be the product for you. And ano po ba yung mga ingredients niya? Ito po yan, ano? So, by green barley, chia seeds, L-carnitine, orange, guava, pineapple, and mango. Ngayon, ito po, ano, itong apat na fruits na ito, pag pinagsama-sama po ninyo, wow, grabe, ang sarap po nito. Dahil ang lasa po ng fruit punch po, orti po natin, ay walang iba, kundi, ayan, four season po. Okay, kung alam ko, pamilyar na po kayo sa lasa po niya, no? Pero, ay, nako, you better try it. Talagang grabe, ang sarap po niya. Okay? And benefits naman po ng chia, pag-usapan po natin. Okay, by the way, ang chia po, sa monitor po ninyo, no? Yan po yung mga butil-butil na nasa gawing kanan po ninyo. At yung kulay green sa kaliwa, yan po yung green barley. So, minix po siya. Okay? And even though na ang chia natin ay buto-buto or sabihin natin seeds, okay, wala po kayong dapat ikabahala dyan dahil wala siyang gluten, okay, content. Na which is, pag may gluten content kasi, so pag may allergy kayo sa gluten, automatic po yun ay magkakaroon kayo ng syempre, of course, allergy nga. Okay. So, wala rin siyang cholesterol even though na mataas ang omega-3 po ng ating chia seed. Okay? Recent finding po sa kanya, ay nakagrabe ito. Amazing din po ito dahil bakit? Considered ang chia as a superfood. Okay? So kung ang green barley ay nabansagan na total food, ngayon ang chia naman ay superfood. So paano mo sasabihin ngayon yun? Total superfood. Or pwede rin super total food, di ba? So grabe. So amazing talaga. So bakit pa siya natagurian na superfood? It contains a wide variety of antioxidant. Bakit? Yan po ang magde-detox ng todo-todo sa loob ng system po natin. Para nang sa ganun, ang unang-unang mararamdaman po ninyo dito ay pag minum po kayo nito yung siguro one day or two days, mararamdaman niyo po yung hingal na wawala. Okay? And especially yung green barley po natin, ano? So, it can promote longevity and endurance boosting, anti-aging nutritional properties, 20% protein as source of energy. Okay? So, imagine, kung ang green barley ay cancer prevention, take note, ang chia seed ay cancer prevention. So, pag pinagsama mo to at may sinyales na hindi natin alam, ano? Na kasi nga, di ba, hindi naman tayo masyadong nagpapa-check up or manglan-glan lang sa atin kasi alam niyo po yun na nagpapa-check up. So, hindi natin alam po ang kondisyon ng katawan natin. So, ano nangyayari? Nangyayari, babagsak na lang isang araw, boom, sabog. Doon mo pala malalaman, oh, stage 4. Aray ko, di ba? So, yun siya. So, the good thing about this, drinking healthful product is what? Nape-prevent niya ngayon yun. So, naayos niya. Nabibigyan niya ngayon ng magandang aksyon ang mga ayaw nating mangyari sa loob ng katawan natin. Okay? So, benefits naman po ng chia seeds, ito po siya, promote heart health. Why? Kasi nga po, ito po ay mataas sa omega-3. Kaya napakaganda po sa puso natin, ano? Maliban lang po sa sirang puso, ano yung mga broken-hearted dyan? Okay? Sa mga broken-hearted naman, meron po akong alam na sagot po dyan. Okay? So, stabilized blood sugar also has anti-inflammatory. Kaya kung meron po yung namamagang part ng katawan po ninyo, so napakaganda rin po ng chia seeds po natin. Ano? Dahil ito po ay magbibigay kalunasan o kung meron man inflame o nag-inflame na liver or kidney or something gano'n natin. So, automatic po yun. Kasama po yun sa pag-inom po natin. Hindi lang basta endurance and extra energy. Increase metabolism also, no? Para mas maganda yung pag-move natin. Increase
improve memory and concentration. Okay, sa mga bata, hindi pa masyadong, alam yun, hindi pa masyadong nilang sabihin natin, pero hindi eh, gano'n na rin eh. Sa ngayon, sa panahon natin yan, even bata, nakakalimot na rin eh. Okay? So, ang kagandahan po sa pag-inumpo natin ng Fred Punchworth is what? Inaano niya, binubus niya rin po yung memory and concentration po natin. Okay? And benefits naman po ng alkalinitin. Yan, sa mga gusto magpa-sexy. So, kung sasabayan mo ito ng aerobics, ng Zumba, or mag-gym ka, mas mabilis magsunog ng tabs. Okay? Ayan yung isa nakikita ko dito dahil yan po yung ginawa ko rin before. Okay? So, but yung kaganda nito is yung fats natin, kinoconvert niya para maging energy. And also help boost metabolism also, and yun nga, stamina, dahil kaya nga, energy nga siya, no? So, improve muscles and endurance also. So, yan po yung ating pangalawang health product, okay? Ang pangatlo naman po ay walang iba kundi dragon fruit. Nako, eto, medyo nag-uungusan yan dalawang yan, yung fruit punch and also the dragon fruit. Ang dragon fruit mo natin, ayan, Costa Pitaya po, o Rica Pitaya. Pag-usapan na lang po natin siguro yung 10 amazing benefits ay bibigay po sa atin ng dragon fruit. So, high in fiber siya. So, meron tayong tagalinis ng colon po natin para nang sa ganon ay hindi mahirapan ang colon natin na gawin kung ano yung trabaho niya. Para nang sa ganon din ay maiwasan din po natin na magkaroon ng clogging yung ating colon, at pag nagkaroon ng problema po ang lining, okay, ng ating colon, malaki po ang chance na magkaroon po tayo ng colon cancer. Okay? So, ang kagandahan po dito sa pagminom po tayo ng dragon fruit naman po ay ito po ay nililinis niya po yung colon po natin dahil high in fiber din po siya. So, natural source of antioxidant din po siya. So, may panlaban din po tayo sa mga free radicals. Help all the arthritis kung may problema ka sa arthritis. So, malaking tulong din ano, sa ano natin to. Good for the heart and help regulate diabetes also. And fight. Ayun, lumalaban din siya, no? So, dinidelay niya po yung pagtanda rin po natin. Help in weight management, kung may problema ka sa mga bile blast or sa mga belt bug, etc. So, napakaganda. At the same time, tumutulong din to, no? May mga target din po siya talaga na iniisip natin minsan sa asthma. Hindi, meron pang ibang part ng katawan natin ang inaayos niya. Okay, so kagaya po ng asthma. So, kung meron kang asthma, so automatic medyo paano ba sasabihin to? Medyo, alam niyo po yun? Medyo, yun, alam niyo na yun, no? So, ibig sabihin, medyo meron tayong mga fats na gusto sunugin. So, nakakatulong at the same time po ito. Goldmine din po siya ng pagkain ng katawan natin, which is the vitamins and minerals, and also aids in treatment po ito ng acne. At proven and tested po ito. Kung meron kayong anak, okay? May anak kayo, may kapitbahay kayo, meron kayong mag-anak na namumulaklak po or namumula po sa, ano po yun, sa tigyawat or sa acne, ay nako, grabe. Ang dragon fruit po natin ay the best po para doon. Proven and tested din po yan dahil marami na po akong isa sa mga speaker po natin dito, si Coach Joms De Jesus, ano, na talagang grabe yung pamamaga ng mukha niya na dahil sa atake po ng mga acne. But now, by God's grace, ayun, na-relieve na po yun. At medyo, hindi naman medyo, kundi completely okay na siya. Okay? And yan po yung tatlong product pack po natin, ano. So, again, kaya ginawa ito ng company natin dahil meron tayong iba-ibang mga pangangailangan sa katawan, ano? So, it's gonna be you to choose kung ano yung gusto po ninyo. Okay? So, let's go para sa second one po natin is yung beauty product po natin. So, we have two, no? So, Globe Barley product. Globe Barley, yung pink kulay orange na kung gusto mong gumanda, lalong gumanda, no? Hindi kung gusto mong gumanda, mas lalong gumanda. Dahil gusto mong pumuti at gusto mong maging kutis Koreana, ayan. So, Glow Barley ang product na para sa iyo naman. Okay, so ano bang meron sa Glow Barley po natin? Ito po yan. Okay, so, ayan. Okay, number one is green barley. Alam naman po natin, di ba? Nagde-detox siya, nagsusupply ng kompletong sustansya, tapos ang neutralize ng acidity level. So, ibig sabihin, in the long run, makikita mo na nare-recondition yung system mo. And especially, ang liver natin, ang responsible sa pagputi natin, ano? So, lahat ng iniinom po natin or kinakain natin, siya yung nagpo-proseso. Okay? And imagine, kung umiinom ka naman ng Glow Barley,
So pagpasok po ng glutathione and vitamin C, dahil naka-prepare na po siya doon, so na-detox na yan, naayos na yan, so automatic po ang liver po natin ay magpo-produce yon ng whitening effect, no? Chemical na para pumuti naman po tayo. And also, umiinom din po ako niyan, kaya makikita po ninyo medyo yung kutis ko medyo pinkish ng konti. And also, yung skin ay medyo, alam niyo po yun, medyo nag-glow ng konti. Okay? So, ayoko nang gamitin yung word before kasi napatikos na ako dyan. Pero anyway, kung gusto mo kuminis at talagang mag-glow ng todo-todo, take this. Okay? And of course, meron siyang collagen, ano? I'm 57 years old, by the way. Syempre, of course, at my age, medyo nagpupulubutan na, etc., etc. Pero alam niyo po yun? Oh, ngayon ko lang nakita doon sa aking screen, nawala yung aking linya. Okay? So, pwede rin pala akong maging millennial. Okay, joke. So, okay. Hindi, sorry. Hindi, kasi ngayon ko lang nakita. Nakikita niyo po ba? Parang wala na yung linya ko dito. Go, oh, di ba? Grabe, di ba? Sa glow, barley po yan. Okay? So, bakit nangyayari yun? Kasi doon sa effect ng collagen, nakasama na rin po sa glow barley po natin. And also, ano ba yung lasa niya, no? Ang lasa niya naman, it's a combination ng lemon and also ng calamansi. Pag pinaghalo niyo po yan, tapos malamig-lamig, sarap! Pero of course, kung ayaw niyo naman po ng malamig, okay lang din po yun. Medyo wag lang po yung mainit. Ano? Lahat po ng product natin, hindi pwedeng mainit na tubig ang ipanghahalo. Ano? So dahil patay agad ang ating sustansya at also number one ang mamatay is yung enzyme. So kailangan ng katawan po natin niya. Okay, so bali yan po. Ano? Kung makikita po niyo yung skin ko po, I'm 57, turning 58 this November. Pero grabe, tingnan niyo po. Dali, titig. Tignan nyo. Okay, pasensya na. Nagkukulitan lang, ano. Okay, so let's start our journey to a brighter and lighter skin, ano. So, again, hindi kayo inom lang ng, of course, ang gusto mong gawin is, ang gusto mo is pumuti ka, sumeksi, hindi naman sumeksi, kuminis ka, right? By drinking glow barley, hindi lang po yan. So, nakikita nyo sa screen nyo, no? It can boost immune system. Then, tinutulungan niya ang skin natin para mag-lighten and also slowing down ang aging process. And meron din siyang panlaban sa mga free radicals. Okay? Grabe. Amazing product. And last product natin ay walang iba kundi yung glow white and fit naman. Which is, ang kapag pakinabang is talagang grabe. Chaba-ching-ching po ako before. I weigh 89 kilos before. And also, my waistline is nasa 87. Nag-range siya ng 87, 88. Hindi naman. Mga 86, 87. Parang ganun. Pero ngayon, ay nako, by God's grace, ay grabe. Ang waistline ko na lang ay nasa 31 o di ba taray. And also, yung bigat ko ngayon ay around nasa 79 na lang. So, more than 10 kilos ang nawala sa akin. Okay? So, ay nako, grabe. Siguro, hindi ko na masyadong i-detail, pero ang pinaka-ano dito is yung ingredients. You need to know about the ingredients ng glow, light, and fit. So, number one dyan, syempre, ang green barley na i-recondition at ibibigay ang tamang sustansya na kailangan ng katawan natin. And also, automatic yan, yung acidity level ay in-neutralize niya. So, psyllium has lemongrass, then Garcinia cambogia, green tea extract, sakura, L-carnitine. Say lang po natin, ano? So, psyllium has, napakaganda po yan. Kung may mataas ang cholesterol level po ninyo, ay nakagrabe. Aayusin yan at ibababa po ng psyllium has. Okay? Now, which is, nasa glow, light, and fit na rin po yan. Kung meron kayong problema sa digestive system po ninyo, ay naku, napakaganda rin po ng psyllium has. And lemongrass naman po, ayan. Kung ang lemongrass is tanglad, ano? Tanglad, nung natatandaan ko, nung kabataan ko po, talagang hindi po kasi masyado kaming na lumaki sa gamot, ano? So, puro herbal po kami talaga nung miskin na nung maliit pa po kami. So, ang natatandaan ko po dyan, nagpapakulo ang aking nanay ng lemongrass, okay? At ito po'y pininom namin kapag kami ay may colds and flu. At sa mga kababaihan, kung meron kayong dysmenorrhea or meron kayong problema, para bang lagi kayong bloated or something, para bang anong tawag doon? Yun nga, hinahangin yun dyan, or may problema sa red blood cells, mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure. So, the good thing about this is,
ang lemongrass ay napakaganda para doon, na which is nasa glow, light, and feed na rin po siya. Ang Garcinia Cambogia naman po, ay nako, grabe. Kung may problema, ang minsan ang problema, di ba, ito, alam kung may parasites ka or may pulati ka sa tiyan, so ano nangyari, namamayagpag siya doon sa loob. But if you're drinking na ng glow, light, and feed, hagip yun dahil sa Garcinia Cambogia na meron sa kanya. And also, again, kung may problema sa cancer or namumuo na nag-iipon ng lakas ng mga cancer cells, so ang kagandahan po dito ay ang Garcinia Cambogia ay nakakatulong din po para labanan ang lung, breast, mouth, and gastric cancer. Grabe, amazing product. Talagang hindi mo panghihinayangan na inumin talaga siya. Okay, so L-carnitine and green tea extract, ayan. Ako po dati po ay nag-gym at nag-ano, alam niyo po yun, syempre bilang isang speaker ng company, ang pangit po pag malaki yung chan po, di ba? Oops, medyo ano po ng konti yun. Pero kung titingnan po ninyo, ay nako grabe, amazing product din talaga ang anong L-carnitine. Talagang kung ano yung sinasabi dito no, sa review niya, yun po yung talaga makukuha po natin. Ano? Dati po yung chan ko is talagang malaki, okay? Yun nga, sabi ko nga ang size ng belt ko before is nasa 36 37 parang ganoon, but now nasa mo na lang siya, okay? At dati meron po akong monay sa tiyan, okay, monay, okay, laki-laki niya at gusto ko maging abs, okay, sa pag-inom ko po ng glow, light, and fit, ito po yung nakuha ko, ab, okay, kasi iisa pa lang po siya, ano, hindi pa po siya six pack. Okay, ab pa lang siya. Okay? Then ayan po ano. And also isa pang maganda po dito, binibuild niya rin yung muscles natin. Okay? Kaya nga yung alam niyo, formation ng muscles talagang yung talagang firm na firm po siya. And also, yun nga sabi ko nga sa age ko na 57 ay napakaganda para sa bones. Bones naman po natin. And also, ito po yung ano, no? Sakura extract. So, ang Sakura extract is antioxidant din. So, anti-glycation, essential fatty acid, na which is, again, kagaya po ng glow barley po natin. So, ang ginagawa po ng fatty, essential fatty acid ay inaano niya po yung growth ng body collagen molecules po natin. And also, prevent loss of fibroblasts, anti-aging, anti-inflammatory. Okay? So, benefits po, ayan po ang benefits po ng ating product. So, kompleto na po yan. And ito lang po yung maisisiguro ko po sa inyo. No? Kahit ano po mapili nyo po sa mga produktong yan. Ano? So, green barley para sa kung may sakit po tayo, kung may asthma. So, dragon fruit kung gusto mo magkaroon ng extra endurance or energy. So, fruit punch forte. And also, kung gusto mo naman ng pumayat. So, glow light and fit. And also, glow barley kung gusto mo naman pumuti. Okay? So, kahit anong mapili niyo po dyan sa product po natin, rest assured po kayo na ang human system natin or yung katawan natin ay maibibigay niya ang kompletong sustansya na hinihingi ng katawan po natin. Dahil ang mga produkto po natin ay kompleto po siya sa vitamins and minerals from vitamin A to Zinc. So automatic po yan, araw-araw kakain tayo, iinom tayo. So automatic po pwede mag-acidic ang system po natin. Na which is, good to know na ang product po ng Health International Corporation ay alkaline base. So ibig sabihin, acid neutralizer siya. So rest assured po tayo na talagang mamaintain po natin yung acidity level ng system po natin. Oxygen, so napiprevent niya ngayon yung oxidation or pag-ubos ng oxygen sa loob ng system po natin. Pero balikan natin ng konti, ano po ba yung talagang tunay na dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng shortage yung supply ng oxygen? Yan po ay dahil sa pag-atake ng free radicals sa loob ng katawan natin. So, bakit ba? Sa magaling ang free radicals, yan po yung pumasok na lason sa loob ng katawan natin na dala ng chemical na nanggaling saan? Sa pagkain, sa tubig, sa hangin. So, ang tanong, paano nyo po iiwasan? Okay? So, yun yung problema. That is the reason why na importante, araw-araw, umiinom po tayo. May sakit o walang sakit, dapat umiinom po tayo ng Health World products po natin. Okay, itong free radicals ito, pag pumasok sa loob ng katawan po natin, dahil kumain tayo, uminom tayo, huminga tayo, automatic yan. So, yung free radicals yan ay aatake sa oxygen supply sa loob ng system po natin. At pag inatake niya yan, automatic din, boom, sabog, wala kang supply ng oxygen. But, anong advantage mo ngayon doon sa mga taong hindi umiinom ng Health World product?
eating advantage mo dahil ang ininom mong product ay may antioxidant, so meron kang extra sundalo na naka-standby sa loob ng system mo. Okay? Then, anong ibig sabihin? Kapag na-detect ng system mo na may pumapasok na free radical sa loob ng system mo, meron kang antioxidant na siya ngayon nasasalubong para patayin ngayon ang paminsan ang gagawin ng free radical. So, yung attempt ng pag-atake ngayon sa'yo ng free radicals, hindi na mangyayari. Automatic disabled siya. So, maliwanag na makapag-supply ka ngayon ng oxygen sa loob ng system mo plus the nutrients and water. So, what will happen? Magiging healthy ang system mo. And the moment na mangyari ngayon yan, kung may sakit ka, ito yung sinasabi ni Thomas Pice MP, no? Kapag may sakit ka at naibigay mo na ayos, na repair, etc. with the help ng amino acid, ng live enzymes, automatic magtutulong-tulungan yan para makarecover ang system mo. So kung may sakit ka, unti-unti makarecover ang system mo. Okay? So hindi po gamot ang ating produkto, pero ito po ay malaking bahagi ng buhay natin na kailangan nating ibigay sa katawan natin. Okay? So, eventually, yung may sakit mong katawan ay maayos ito. So, magkakaroon ka rin ng healthy body sa pamamagitan po ng healthful product po natin. Ayan. So, again, I hope sana marami po kayo natutunan. No? Pero bago po ko umalis, meron po akong iiwanan sa inyo na isang... ayan. Quote po, no? So, it was never too late to learn something. I hope marami po kayong naintindihan, naunawaan, at naliwanagan, ano, sa ating pag-uusap. The past is alternable in any event. Kung ikaw ay may sakit, wala na po tayong magagawa. Okay, may magagawa tayo, no? Pero andyan na po yan, may sakit na po tayo. So, anong kailangan mong gawin? Okay? I hope yung na narinig mo ngayon, nakita mo, ay magawa mo yan sa sarili mo para nang sa ganun ay makatulong sa katawan mo para ma-recover. Okay, kung wala ka naman sakit, hihintayin po ba na magkaroon ka ng sakit? Okay? I hope not. And also, the future is the only thing we can change. Dahil yun lang po eh. Kung ayaw magkasakit, so kailangan ngayon pa lang ayusin na po natin yung mga problemang nag-arise before. So learning the lesson of the past is the only way to shape the present and the future. Okay? So thank you very much. May share tayo, no? Ang pangalan po niya ay si Leia Caleboso. Okay? Housewife po siya, no? Housewife. So, grabe, talagang hindi lang po ako, no, marami po kami dito na talagang pinagpala dahil nakita namin ang health work at natulungan po kami sa health and also sa wealth. Okay? So, leader po siya ng Team Aces and also 9 years na rin po siya sa ating company. Hindi ko na po masyadong iaano, no, gusto ko po na kayo na po ang makinig at mag-bless sa kanyang sasabihan. Okay? So, ibibigay ko na po sa inyo si Miss Leia Caleboso. Palakpakan naman po dyan. Palakpakan naman po. Ayan, okay? Wonderful morning! Magandang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood sa webinar at sa mga nakikinig. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Health Wealth International Corporation dahil malaki po ang naitulong nito sa aking buhay. Way back 2011, nung natagpuan po ako ng aking upline, si Upline Pony, na nasa lowest, saddest, and hopeless na stage ng buhay ko. Kung hindi po dumating ang green barley, baka wala na po ako ngayon. To explain, year 2009, nabuntis po ako dun sa aking panganay. Sa aking bunso. During pregnancy, nagkaroon po ako ng napakaraming komplikasyon. Nagkaroon po ako ng low-lying placenta, tumas yung uric acid ko, tumas yung sugar ko, tumas ang aking bilirubin, that's why nagkaroon po ako ng gestational diabetes. At nung manganak-nak po ako ng 9 months, nahihirapan po akong huminga. Kaya pinatodeeko po ako at na-found out po na may punting butas po yung aking puso. So, nung mga anak po ako,
pinapirma po yung mister ko kung sino po yung bubuhayin, ako ba o yung bata. Syempre hindi mo naman mapili kung sino yung mabubuhay, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na buhay kaming dalawa ng aking anak. Kaya lang, nung pagkatapos kong manganak, wala akong pwedeng gawin. Nung nanganak ako, nahirapan ako. Namatay ako ng ilang oras kasi na-coma po ako. Nung nagising po ako, tatlong bags na ng dugo yung naisalin sa akin. Nagkaroon po ako ng maraming tubo sa katawan. Pero salamat sa Panginoon na buhay po ako. Yung anak ko, nauna siyang umuwi. Pero bumalik. Kasi nagkaroon siya ng komplikasyon. So to make the story short, kasi 2011 na akong natagpuan ng health well. For 2 years po, wala akong ginawa kundi kumain, matulog, alagaan ang aking sarili dahil hindi ho pwedeng uminom o magdede yung aking anak na bunso ng formulated milk dahil siya po ay mayroong G6PD deficiency. At dahil meron po siyang G6PD deficiency, lahat po ng inireseptang gamot sa akin, not good for lactating mother. So, hindi ko po ininom lahat ng mga niresetang gamot sa akin after po ako nanganak dahil kailangan kong buhayin ang aking bunsong anak. Hindi ko naman po pwedeng painumin lang siya ng tubig kasi hindi nga siya pwedeng uminom ng formulated milk kasi lahat po ng formulated milk na mabibili natin sa supermarket ay meron po siyang soya, which is not good for a G6PD deficiency mayroong G6PD deficiency na bata. So, ako po ang kumakain para mapadede ko yung anak ko. For 2 years na nangyari yun, wala nga po akong ibang gagawin sa bahay kundi kumain at pakainin yung aking anak. Pero dahil nga po sa mataas po yung aking sugar, mabot po siya ng 300. Nagkaroon po ako ng dalawang pigsa sa dalawang hita po, hindi lang isa, dalawang hita. Umiinom po ako ng antibiotic, wala po akong ibang pwedeng inumin dahil nga may G6PD deficiency po yung aking anak na kahit 2 taon na po siya, nagde-dede pa rin siya sa akin kasi marami din po siyang hindi pwedeng kainin na mga pagkain dahil po maraming bawal. So ang pinaka source po ng nutrients na iniinom ng anak ko ay yung breast milk po na nanggaling sa akin. Kung makikita nyo po dyan sa picture na nasa screen po ninyo, ayan po ako noon. Siguro makikita ninyo, mamamatay na yata yan eh. Salamat sa Health Wealth at buhay po ako hanggang ngayon. 3 po sa aking mga anak ay meron pong bronchial asthma. Diagnosed po sila with bronchial and skin asthma. Yung aking bunso po may G6PD deficiency, bronchial and skin asthma. Yung aking panganay, yung babae niyan, meron din po yan siyang bronchial and skin asthma. Itong naka-blue na pangatlong anak ko po, meron din po silang hika. Meron din siyang hika. Nung panahon na hindi ko pa natagpuan ang green barley, dahil 3 sa aking mga anak ay merong hika, palagi po kami sa health center na nagpapausok, nagpapa-check up at nagpapagamot. Kung bubuksan niyo po ang aming ref noon, pagbukas niyo po yung puntuan ng refrigerator namin ng dulot, antihistamine, solbutamol, lahat ng klaseng gamot para sa hika meron, pero napakahirap painumin ang bata ng solbutamol dahil ang sama ng lasa ng solbutamol. Paiinumin mo yung bata ng solbutamol dahil nahirapang huminga, pero bago po niya iyon mainom, mapipilay dahil kamay at paa kailangan mong hawakan para lang maipainom mo yung gamot. Ngayon, nandun na
tayo sa 2011 na nagkaroon po ako ng pigsa sa aking dalawang hita. Hindi na po ako makatayo. Ang hirap-hirap ko nang makarating ng CR dahil nga sa umikot na yung umikot na hita ko yung maga na kahit pagtayo, ang hirap-hirap nang tumayo. Nung time na yung hindi na ako makatulog. Dahil nga sa lumaki po ako na broken family kami, wala akong ibang hinangad kundi magkaroon ng masaya buong pamilya na makita ko yung mga anak kong lumaki. Pero during that time, akala ko mamamatay na ako, hindi ko na makikita yung mga anak kong lumaki. Pero dumating po si Ate Pony sa bahay. Pinainom niya po ako ng green barley. Nung nakainom po ako ng green barley, nainom ko po yung kalahating bote. For almost 2 years, nahirap akong matulog. Pinatulog po ako ng green barley. Ang sarap ng tulog ko. Alam nyo nung ano, nainom ko siya ng alas 5 ng hapon after po akong nakainom ng Healthwell Green Barley, yung tropical flavor po. After po siyang nainom yung kalahating bote, nakatulog po ako. Kahit gisingin nila akong maghapunan, hindi na po ako, naririnig ko sila, pero ang sarap po matulog. Parang joy po sa isang tao yung hindi makatulog na biglang nakatulog ka. Ang sarap sa pakiramdam. Ngayon, alas 3 ng madaling araw. Alam mo yung nagising ka dahil yung kailangan mong magbanyo. Yung nagmamadali ka kasi kailangan mo na talagang makarating ng CR. Biruin nyo, nung before ko nainom yung green barley, hirap na hirap ako makarating ng CR. Hirap na hirap po ako makarating ng magbanyo. Pero nung nagising po ako, dahil gusto ko pong mag-iwi, nakarating po ako ang bilis sa CR. Nung umupo na po ako sa bowl, dun po ako umiyak. Kasi na-realize ko, nakarating ako ng CR na walang kahirap-hirap. Tapos nakita ko po sa hita ko yung dalawang pigsa ko po. Nag-shrink po yung hita ko. Nagkulubot po siya. Yung maga po na hanggang doon sa likod ng hita ko. Para na lang po siyang naanuhan ng plansya. Ang ganda po ng effect. Habang umiiyak po ako sa CR, nagising ang aking mister. Sabi ng aking mister, anong nangyari sa iyo? Sabi ko, Pam, tingnan mo yung pigsa na nasa hita ko. Sabi niya, oh, gumaling, sabi niya ganoon. Kasi ang ganda talaga, lumiit talaga yung ano, lumiit. Although hindi siya parang yung maga nga kasi nga nag-shrink siya. So, ang lumabas po sa bibig ng asawa ko, gumaling, anong nangyari? Alam nyo, nakatulong po talaga yung Healthwell Green Barley kasi wala po akong ibang ininom na gumaling, na nakatulong doon sa aking pigsa, kundi yung tropical flavor po ng green barley. So, to make the story short, bumili po ako ng isang bag ng green barley para po, Healthwell Green Barley para po matulungan yung aking kondisyon sa katawan. After 7 bottles po, nag-detoxify po ako, nag-detox po ako. Yun na nga, dahil nga maganda yung product, nag-detox po ako. After 1 month po, nung nagpa-check up po ako, bumaba po yung aking sugar ng 109. During that time, ako pa lang ang umiinom ng green barley. Dahil nga yung tatlo kong anak ay meron ngang mga hika. Sinubukan ko po silang painumin. Lalong-lalo na yung aking bunso kasi nung time din na yun, na-ospital yung aking anak, nag-flat na po yung ano niya, nag-flat. Ang sabi sa akin ng doktor, Mrs. Yung bunsong ipinanganak ko, ang sabi sa akin ng doktor, Mrs., kailangan nyo na pong tanggapin na anytime pwede po mawala yung anak ninyo kasi hindi na siya naniniwala sa Solbutamol. Kung hindi nyo po siya, kung aatakihin siya ng hika at hindi nyo nadala kaagad sa ospital para maturukan ng steroid, baka hindi na po siya
tatagal. Pero salamat, maraming salamat talaga, nakatulong po yung Health Wealth Green Barley. Bakit? Nung time na nag-detox kaming lahat, tuwing madaling araw, sabi na naman, kasi tarantada ako noon, natataranta ako pag umuubo na yung anak ko, pero nung umiinom kami ng barley, nakikita ako, hindi sila nahihirapang huminga pag umuubo sila, meron silang gustong ilabas. Meron silang gustong ilabas, kaya palagi ko sila, pinapainom ko sila ng green barley. Kaming lahat uminom na ng green barley that time. At ang nangyari po nung pinainom ko po yung bunsong anak ko nung premium ng Healthwealth Green Barley, yung 5 times barley siya. Kasi nga hindi siya mahirap ipainom sa bata. Kung noon, pag makita na nila yung Solbutamol na ilabas ko sa ref, umiiyak na. Alam na nilang ipapainom ko yung gamot. Pero sa Healthwealth Green Barley, hindi sila talaga mahirap painumin. Sila pa mismo ang lumapit para uminom. Ngayon, nung dumating ako galing sa opisina, daladala ko yung premium ng Healthwealth, yung 5 times barley siya. Mas premium siya kaysa doon sa Tropical. Nung tinimpla ko, nilagay ko siya sa medicinal cup, pinainom ko sa kanya, nung tumalikod ako para maghugas, paglingon ko, pagbalik kong lumingon, hawak niya yung bote, wala nang laman. Ininom niya lahat. So sa nung makita kong walang laman, nagulat ako, sabi ko, inom, tinapon mo? Sabi ko gano'n, sabi niya, hindi, ininom ko, sabi niya gano'n, dahil nga nagulat ako, nakatulog yung bata, humiga. Nung dumating yung tatay niya kasi maingay, nagising. Nung binuhat kasi 2 years old, alam niyo nung ginanon siya, biglang sumuka yung bata. Nung sumuka siya, di lahat ng suka niya na nang doon sa sahig. Ginanon ko ng good morning na face towel. Doon ko nakita lahat ng klase ng plema, may green, may yellow. Tapos yung laway niya na napakakapal na pagkaginanon mo, ang hirap-hirap niyang mahawakan. Lahat 'yun lumabas. Nung lumabas 'yun, nawala yung pusa sa anak ko. Alam niyo yung katabi mo siya tapos may gumaganon. Pagkatabi mo yung bata dahil nga hikain. Nung lumabas yun, nawala yung pusa na nasa dibdib, yung grrrr, gumagan pag may mga may mga hika. Mula nung lumabas yun, hindi na siya nahihirapang huminga. Kung ngayon makikita nyo, eto na po kami ngayon. Ayan na po yung pamilya ko. Yung apo ko po yung katabi ng mister ko. Yung apo ko, nagkaroon din niya nung ipinanganak siya ng anak ko, nagkaroon siya ng sepsis. Two days old, nagkaroon siya ng sepsis. Nang nasa ospital kami, pinapainom ko siya ng green barley. Mula noon hanggang ngayon, barley baby po yan. At napakatalino ng batang yan. Dahil umiinom po sila ng Healthwealth Green Barley, lahat ng anak ko, walang ibang ininom na vitamins. Lahat kami umiinom ng Healthwealth Green Barley araw-araw. Lahat po sila achiever. Yung bunso ko, nung grade 5, kasi grade 6 siya ngayon. Nung grade 5 siya, meron siyang 4 na medals. Isa siya sa Academic Excellence Award na bata with honors. Yung akin namang pangatlo, yung katabi niya, ang dami niyang achievement sa school. Academic Excellence Award din yan siya with honors. Tapos ang dami nilang mga achievement sa school. Wala silang ibang ininom kundi Healthwealth Green Barley. Itong katabi kong lalaki, pangalawang anak ko po yan. Ka-birthday ko yan, junior ng mister ko. Wala ding ibang ininom yan. Achiever po siya sa school since elementary. With honor po siya nung grade 6. Nung high school po siya, junior high school sa Makati Science High School. Graduate po siya with honors. Ngayon po ay
nasa third year college po siya sa PLM, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Since first year hanggang ngayon, consistent po siyang Dean's Lister. Ang kurso po niya ay Bachelor of Science in Biology. Gusto po niyang magdoktor. Tapos yung akin pong panganay ay graduate na po ng Bachelor of Arts major in Broadcast Production. Lahat po yan natulungan po ng Healthwealth Green Valley. Dahil kung wala ang Healthwealth Green Valley, ewan ko lang kung ano po ang nangyari sa buhay namin noon hanggang ngayon. Kung balikan ko nung 2011 sa taas ng uric acid ko na hindi na ako makalakad, sa taas ng sugar ko na may sakit pa ako sa puso na pagbaba at pag-akyat ng hagdanan ay hirap na hirap ako. Pero ngayon kung saan-saan kami nakakarating at yung cheque ko yung ginagamit para lang sa pagliliwaliw. Alam niyo po yung bumili po ako ng product hindi para magnegosyo kundi para gumaling. Pero kahit ayaw mo magnegosyo, pag bumili ka, magkaka-cheque ka talaga. Hindi, alam niyo yung gumaling ka na, binigyan ka ng buhay, binigyan ka ng magandang buhay, binigyan ka ng healthy na pangangatawan. Ayan po yung mga anak ko, yung pamilya ko. Nakakarating kami kung saan-saan dahil pwede na akong maglakwatsa. Pinagaling po ako, natulong po ang pamilya namin. Ako mismo, buhay na patutuo na talagang maganda po ang product ng Healthwealth. Ayan, kasama ko yung mga barkada ko. Nakakapagliwaliw kami. Nung 50 years old, kasi 50 years old ako, mag 51 na ako sa October 25. Nung 50 years old ako, nagkaroon kami ng party lahat po, pati sa catering. Galing po sa Healthwealth yun. Biruin mo yun. Uminom ka lang, bumili ka lang ng product para matustusan yung pangangailangan mo sa health. Binigyan ka pa ng compensation na kung bumili ka ng kahit anong medisina sa kahit saan drugstore, walang babalik sa'yo kahit piso. Kahit gumastos ka pa ng milyon para lang gumaling. Pero sa Healthwealth, natulungan ang health, binigyan ka pa ng kabuhayan. At dahil dyan, natulungan ko yung aking asawa sa pangangailangan namin sa araw-araw. Nakili po kami ng mga sasakyan. Dahil natulungan po kami ng kumpanya. Eto po, meron po kaming commuter van, meron pa po kaming Innova. Tatlo po yung sasakyan namin kasi dalawang commuter van at isang Innova. Malaking tulong po talaga. Hindi po ako nagsisinungaling, totoong nangyari yan sa buhay namin. Kung balikan po natin yung buhay namin noon, tingnan nyo naman kung ano itsura ko noon. Kaya ayaw ko pumaya. Mas gusto ko yung ganito. Tingnan nyo. Di bagay sa akin yung payat, di ba? At biruin nyo, ay isa lang po akong simpleng may bahay. Marami din po akong natutulungan. Marami na rin po akong natulungan ng mga gumaling. Meron na rin po akong grupo. Pero sino po ang magbibigay sa akin ng 1.2 million habang umiinom ka, habang bumibili ka, may bumalik sa iyo na ganyan? Ang pasalamat ko po sa kumpanya ay hindi po taos puso ang aking pasasalamat sa kumpanyang ito. Hindi po maibibigay ng kahit sino yan. Kaya ang lahat po ng papuri, pasasalamat, binabalik ko po sa ating Panginoon. At God bless Healthwealth. Na magtagal-tagal pa tayo ng maraming panahon pa, maraming taon pa, para mas marami pa po tayong matutulungan. Marami pa ang mga may sakit na matulungan. Marami pang may mga pangarap na maibigay ang kanilang mga pangarap. Dahil hindi po yan sinungaling. Totoong-totoo po yan. Kaya
Nakita nyo man ako ngayon umiyak, hindi po yan iyak na nalulungkot ako. Dahil yung kalungkutan ko po noon, nakala ko hindi ko makikita yung mga anak ko lumaki. Hanggang ngayon ay buhay pa po ako. Kaya yan po ang aking kwentong Health Wealth. Maraming salamat po at magandang araw. Stand proud, Health Wealth. Stronger together. Praise the Lord.